Legal man bilang contributor ng Maharlika Investment Fund, ang SSS, may bagong programa naman ng ahensya para sa mga miyembro nito. Yan ay ang tax-free na retirement savings plan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kung naghahanap kayo ng mala-insurance na mapaglalagakan ng inyong kinikita para makaipon at lumago pa ang inyong pera, may bagong programa ang SSS para dyan. Ito ang Workers Investment and Savings Program o WISP Plus. Ano ba itong WISP Plus? Isa itong ligtas at tax-free na retirement savings plan na unang inilunsad noong 2021. Mas secured ang pera rito ng mga miyembro dahil mga skilled na professional ang nangangasiwa nito. Sakop ng programa ang mga empleyado ng pribadong sektor, self-employed, OFW at voluntary members. Gaya ng security guard na si Rudy Evanches na nahikayat sa voluntaryong membership. Hindi rin daw ganoon kabigat ang minimum monthly contribution na 500 pesos. Malaking bagay raw ito, pandagdag sa makukuha niyang pensyon sa kanyang retirement. Okay na rin naman yung WISP kasi mababalin din ang hulog tapos may withdraw ko pa. Malaki na rin yung itutulong yan sa pagre-retiro ko. Personal ang paghuhulog ng mga miyembro sa ilalim ng WISP Plus. Kailangan lang magpa-register sa website ng SSS. Pero saan naman ilalaan ang perang pinaghirapan ng mga miyembro at kailan ito pwedeng kubrahin? Ayon sa SSS, sa mga government security at money market balak ipuhunan ang hulog ng WISP Plus members. We allow now withdrawals, so even early withdrawals, it's anytime, provided that the member at least po naman nagkaroon ng one-year membership. For the partial withdrawal, it shall be allowed once a month only, and with remaining balance not lower than 500 pesos. Ang kagandahan pa ng WISP Plus, wala itong age limit sa mga SSS member at pwedeng sumali sa programa ang mga may monthly salary credit na mas mababa sa 20,000 pesos. Hindi gaya ng SSS Flexi Fund na exclusive lang sa mga OFW, habang ang SSS Peso Fund naman ay para lang sa mga SSS member na 55 years old pababa. Pagpasok naman ng 2023, tuloy na raw ang dagdag kontribusyon sa SSS. Ngayong 2022, 13% ang contribution rate ng mga empleyado. 8.5% share dyan ay babayaran ng employer habang 4.5% ay ibabawas sa sweldo ng empleyado. Sa susunod na taon, magiging 14% ang contribution rate pero mga employer lang ang papasan yan. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumusweldo ng 30,000 pesos kada buwan, ang contribution mo ngayon ay 3,900 pesos. 2,550 pesos ang kargo ng employer at 1,350 pesos naman ang sa empleyado. Pero pagdating ng 2023, magiging 4,200 ang SSS contribution mo at papasanin ng iyong employer ang 300 pisong dagdag. Alinsunod yan sa Social Security Act of 2018. 1% lang to ng SSS rate. This is basically very small. Huwag na po natin i-deny or i-defer itong ganitong kaliit because this is the future of this is quite big. Nauna namang iginiit ng Employers Confederation of the Philippines na hindi napapanahon ang dagdag kontribusyon. Nanawagan sila kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban muna ito. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5.